ang trumpeta sa ating pagkabagaba. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya ang ira. Himpanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kialay natin ang banal na misang ito para sa inyong mga personal na kahilingan sa ating mahal na pong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng laging saklolo. At para sa mga taong pinangakuan natin na sila'y ating idadalangin, ang kanilang mga kahilingan ay isama rin po natin sa banal na misang ito. At para po sa lahat na mga nakatutok po ngayon, sumusubaybay sa Facebook Live ng quiapochurch.com, ang mga OFW po natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo at ang mga narito po sa Pilipinas, ang inyo po mga intensyon ay sinasama po natin sa banal na misang ito. At para po rin sa mga lahat ng mga may sakit na nakatutok po ngayon sa misang ito, nasa ospital, ang mga OFW na may karamdaman, ang inyo pong intensyon na hinihiling natin na kayo po ipagalingin ng ating poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating ina ng laging saklolo. At para po sa mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumalaganap at tagutom sa buong bansa, binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamali at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumuli ng pagkain kay Jose.
At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ni Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit na mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya. Ngunit, hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ang ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben? Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, binagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung maharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagumtom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, taligtan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Alam niyo po ba, kung hindi niya pa niya alam, tayong lahat po ay tinatawag na magtayo at bumuo ng ating simbahan sa pamamagitan ng lahat ng mga bininyagan at sa pamamagitan niya na ito'y maging isang pagpapala sa buong mundo. Sa ating unang pagbasa po, si Joseph ay pinamahalaan ni Paraon na siyang magkaroon ng distribution o pagbibigay ng mga grain sa nagugutom na mundo. At sa kaniyang pagiging tagapamahala ng pagbibigay ng mga siguro ano yun, sebada o yung tinatawag na wheat, arena o grain na hindi pa nagigiling kasi yun ang kanyang pinapamahagi. At nakatagpo niya yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Ang mga kapatid niya ay naglakbay patungong Ehipto upang maghanap ng makakain sapagkat buong mundo ay may problema sa pagkain. At sa Ehipto sila napadbad at hindi po nila kilala si Jose na mga sandaling yun at hindi po nagpakilala si Jose. At kanilang nakatagpungan, kanilang kapatid na ibinenta para maging alipin at nakatagpo nila sa mga sandali ng kanilang pangangailangan. Anong katangi-tanging significance o importanteng pangyayari na ito na naglalarawan mula sa aklat ng Genesis na nag-uugnay sa ating ebanghelyo po ngayon? So may dalawang hanay na nag-uugnay po ito sa ating mga pagbasa po. Ang ebanghelyo po, ang 12 apostoles ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon ng misyon upang pakainin at pagalingin ang kaluluwa sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. At si Jose naman ay ang pagpapakain sa mundo upang pagkain ng katawan. Kay Jose, sa lumang tipan, sa Genesis, dahil taggutom, ang pagkain ng kanyang idinulot para sa katawan. Ang mga 12 apostoles
ay nagbigay ng pagpapagaling. Binigyan ng kapangyarihan ng Poong Hesus Nazareno magpagaling at ang pagkain para sa kaluluwa. So ito po, at ang pagsisimula ng misyon ng mga apostoles. Kani binilinan po ng Poong Hesus Nazareno na hanapin ang nawawalang sambahayan ng Israel. At ito ang kanilang misyon at ito ang kanilang ipangangalap upang ang mabuting balita ay matanggap ng sambahayan ng Israel. At si Jose, sa kanyang misyon, sinimula ng kanyang pagbibigay laan ng panahon ng taggutom. Ang misyon na ipagkaloob ang mga pagkain ito sa sambayanan ng Diyos. At ang pinakamahalaga rito, ang pabibigay ng pagkain sa lahat ng nagugutom para sa katawan at ang 12 naman para sa kalusugan ng kaluluwa. So tandaan po natin, ang ganda po ng pagkakaugnay sa lumang tipan, si Jose na nag-distribute ng grain, ng pagkain sa mundong nagugutom. Ang 12 inatasan ng Poong Hesus Nazareno na ipahayag na nalalapit na ang paghahari ng Diyos bilang pagkain ng kaluluwa. So napakaganda pong mga pagbasa po natin. At tayo pong lahat din bilang sambayanan, we are called to strengthen the people of God. Sa pamamagitan po ninyo, sa pamamagitan ng simbahang ating kinabibilangan, upang ang mensahe ng Ebanghelyo ay maging buhay sa bawat isa sa atin, ang pagniningas ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pamamaraan ng pamumuhay natin, upang ibahagi po ito sa iba, upang mabigyan natin ng buhay ang iba. At ito ay napakaganda at napakainam na regalo na pinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, nagtataglay tayo ng binhi ng pananampalataya na nangangailangan itong buhayin, nangangailangan itong patubuin, nangangailangan ito ng pagpapalawak, pagpapalalim, upang higit natin na makilala ang Diyos at ang Diyos naman ay makilala tayo sa pamamagitan ng pamumuhay ng salita ng Diyos na tataglayin po natin sa ating paglalakbay upang tayo magbigay buhay ng kaluluwa ng iba para sa pamamagitan ng pamamaraan ng pamumuhay ayon sa mabuting balita ng Panginoon. So hilingin po natin, araw-araw tayo'y magbigay buhay sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng halimbawa ng ating pamumuhay Kristiyano. Yun po isa sa pinakamahalagang magiging tugon ng sakramentong tinanggap po natin sa binyag, pamumunga ng mabuting bunga. Yun po, wala pong hinto yan. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay po dito, inaasahan tayo na mamunga ng mabuting bunga upang ito'y magkaroon ng resulta ng pagbibigay ng buhay sa ating kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad
na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa managaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin, sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal at Bingkula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Patid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Patid mo rin kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa.
pong ibuwis ang lahat ng sangakin alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ulan, kasi po natutuyo na po ang Lamesa Dam, Angat Dam, at next week po ay magkakaroon po ng brasyon ng ating ng tubig po sa iba't ibang panig po ng Maynila. So salamat, sana ito mapunta sa Lamesa Dam, sa Angat Dam, at sa mga lugar na kailangan mapuno po yung reserva ng tubig po natin na nagagaling po doon na dinidistribute po dito sa ating lugar. So salamat po sa ulan, wag lang pong bumaha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Magsilot po ang lahat. O salutar Christos Dia, tu ecelipan Christos Dio, bela premot os. Darubur fer oxid
Lubina sa ina ng laging saklolo, inang sakdal ninis, magsitayo pong lahat. Inang sakdal ninis, kami ay hilingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal ang kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Magsiluhod po ang lahat. Pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingin ng lakat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At upang bigyan kami ng bagong buhay, sa pamamagitan nito ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga. Magsitayo po ang lahat. Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinang ika. Ang iyong diwa, nagkantakdang lulupig, kay Satanas tayo'y iligtas. At ang lupa iyong tinapakan, tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y namin mahihin at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kailingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kami na at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria,
ngayon at sa aming kamatayan. Magsiluot po. Panalangin sa nobina. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintain sa lahat ng mga ina. Buong gilaw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Meron din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat, ang aming mga panalangin, sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng mga naririto ngayon. Matimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at tubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugan ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong maningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo,
Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa't patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang katawan, ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamagitan ng mapagmahal at na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan at tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pakakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya, sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Birheng mahal, magsitayo po ang lahat. Birheng mahal, Birheng mahal.
ko'y ito. Si Jesus na kaloob mo sa bisikaya ng buhay ko. Silod po ang lahat. Pasasalamat kay Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pagka-Diyos ay sumayo at sa pamamagitan mo. Niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo. Bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa makapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kami sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal banalang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilod po ang lahat. Tantum ergo sacramentum veneremur certui et antiquum documentum novo ce tatritui prestet fides supplement tuum sensuum defectui genitori genitorque lasset jubilatio salus nobitus quoque sidet benedictio procedente ab otro quae comparsit laudatio. Panem de cielo prestis tie omnes electamentum in se habentem oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabile passiones tuae memoriam reliquisti crebue qui sumum itanos corporis et sanguinis tui sacre mysteria venerari ut redemptiones tue fructum in nobis iuter sentiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus.
Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento purihin sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kay ganda ng ating buhay na pupuspos ng pagpapala ng sakramentong maiwaga kaloob ni Jesus sa tigabay. O kay tamis ng pagsasama nagmula sa pagkakaisa bumubukal sa pagsasalo sa iisang napag ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa'y lingapin mo. Bukas palad ka.